Blood pressure? 160. Sugar level? Normal. Temperature? 37.2. How are you feeling? Minsan nga, nahihilo pa siya eh. Mawawala din yan. Ang mabuti pa eh, iwasan natin ang mga maring maging komplikasyon. Iwala yung kanyang mga kayo nandito ang mga pinggan niya sa kapaso. At ikaw, mabuti pa itong kayo sa guest room. Hindi mo ba nakakahawa yung sakit ng hepatitis? Magaling ka na. Pero yung mga iniiwan mo rito eh, meron pang konting germs. Kaya pinahihiwala ko. Yan natin to worry about sa. Juice, toast bread, sunny side up eggs, and butter. Yan lang. Ano gusto mo? Gusto mo ng longganisa? Ayoko. Tapa? Eh, ito lang ang na-prepare ko eh. Pwede na daw? Okay, time to eat. Teka muna. Bakit ka ba nandito? Eh, kaya nga tayo pinahiwali ng doktor, diba? Doon ka muna sa guest room. Lenny, 3 days ago pa naman yun eh. Siguro naman di ka na makakahawa, no? Tagal-tagal na yun, ha? You have to be strong for me, kaya kailangan kumain ka. Remember. Eh, di siguro ano lang to, yung reactions antibiotics. Tapos diba, hyperacidic ako. Oh, eh, dapat tumawag tayo para malaman natin kung mayroong pangontra dyan. Hindi. Ano, isang antibiotics lang naman yun. Tapos noon, siguro titigil na rin yun. Ay, nako, you have to rest, ha? And you have to eat. Ay, susubukan na lang. You have to be strong. Remember, 3 linggo ako nang ulila sa'yo, ha? I need you. I need my wife. Ang talaga masama na nga yung pakiramdam ko eh. Ikaw na lang. Ay, sa'yo na lang yan. Sige na naman. Ay, naku, wala akong gano'ng kumain. Nagdala tayo ng pagkain. Eh, tayo rin pala uubos. Ano ba yan? Hindi ka
akin, Iha. Kumain ka. Oh, oh, oh. Ay, pabayaan mo na yung mga laman sa manugang mo. Masama sa'yo yun eh. Matanda ka na. Ang kolesterol. Ikaw talaga, oh. Kung sino may gusto eh, nilalayo mo. Kung sino namang ayaw, pinipilit mo. Iha, sino nga kumuha ka para mapagbigyan mo itong gano'n? Sa inyo na lang po. Wala ko kasi akong gano'n. Excuse me lang po, ha? Oh, here we go again. Masama yata ang epekto ng gamot sa kanya. Sabi niya, ha? Excuse. Hepatitis mo naman yun. Eh, talaga matitindi ang mga gamot nun. Ganyan yata talaga lahat kapag apektado ang atay. May iniinip pa ba mga gamot yan? Eh, naiisip pa lang daw niya yung gamot, eh, sumisikat na yung sikmura niya. Lenny? Teka muna. Eh, baka hindi na dahil sa gamot yan. Baka buntis na siya. Congratulations, Lenny. It's positive. You have a baby in your tummy. Hello? Beng? Naku, tama yung suspensa mo. There's a baby in my tummy. Talaga? Naku naman, how exciting. Naku, sigurado maglulunod sa to ang kapatid ko. Talaga? Oh, hindi ba exciting? Ano, uwi ka na maaga ha? Maglulunod na lang masarap na pagkain. Oh, sige, sige. Uwi na ako, uwi na ako. Yes! Pare! Magiging tatay na ako! Oh? Magiging tatay na ako! Tatay na ako, pare. Ibang-iba talaga pag may anak. Eh, kahit anong pa ako doon sumulubong sa'yo, ibang-iba talaga pag may masalubong sa'yo umahalik, di ba? Tsaka ito pa. Ito pa ang maganda dyan. Bis na bis ka. Buhat-buhat mo anak mo. Naku, pagka ikaw naiyan, di mo malamang kung anong gagawin mo. Kung matutuwa ka pa, umaiinis ka rin. Paano yan? Papainom ka na. Michael Jr. Yes! It's the 3-point shot! And another hook shot! Shh! Ano ka ba, honey? Ang gulo-gulo mo naman eh. Alam mo, honey, ngayon pa lang, nag-iinsayo na ako. Dahil alam mo, pagka lumabas na lalaki ang anak natin, tuturuan ko siya mag-basketball at siya ang papalit kay patrimonyo. Alam mo gagawin natin pag-retire ko? Panunod lang tayo sa Astrodome. Basta ha, pag mayroong bumalya dyan sa anak natin, naku, susugurin ko talaga yan at naku, talaga papaluin ko siya ng payong. Honey naman, sobra ka naman. Hihiyain mo naman yung anak natin. Eh baka naman kansa mo lang ng tao yung anak natin doon sa court. Ay naku, basta dapat linisin nilang laro nila ha. Pero alam mo, honey, makinig ka naman. Oh! Pag maging babae ang anak natin, pag-aaralin ko siya ng ballet. O diba, parang napaka-social ballet. Iba naman yan eh. Hindi ba? Ganun yung mabali na gano'n? Oo nga. Kaya lang nga niya, wag. Bakit? Eh, baka naman maging parang baseball bat yung Alex. Sobra ka naman. Diba sa ako? Magtahi ka True na lang. True ako sa mag-basketball. Ay, gusto ko paglalaki. Ma. Hook shot. Huwag din naman na-shoot. As of now, bibigyan kita ng vitamins for the baby. Wala ngayon, pwede ka na kumain ng marami. Pero, Lenny, pag lumaki ng tiyan mo, dieta na, ha? Masama yung masyadong malaki ang bata sa loob ng tiyan. Junk food? Stay off junk food. Do you smoke? No? Good. No alcohol. At bawal yung magbuhat ng mabigat. Be very careful. Most of all, stay away from sick persons. Kasi I don't want to have to give you antibiotics later on. Especially aspirin. Now, don't take anything that I haven't prescribed. We want a very healthy baby 6 months now. Diyan? Hindi, sarap-sarap na. Gusto mo? Yoko nga. Bakit mukhang busy-busy kaya yata? Huwag mo sabihin sa akin pinag-homework ka ng kapatid ko sa mga inuwi niyang trabaho.
Hindi, nag-lista ako ng mga pangalan na pwede namin ibigay sa magiging anak niya, ma'am. Dito sa side na to, mga lalaki. Dito naman, mga babae. Decided kang ituloy yan? What do you mean? Eh, matagal na namin itong inintay ng kapatid mo. Yes, I know. But the timing. Ipinagbuntis mo yan at the time na meron kang hepatitis. Aren't you taking too much of a risk? Ano bang kinalaman ng sakit ko sa baby ko? Kasi ano man nangyari yan sa isang kaibigan ko. Nagbuntis siya. Nung pinanganak na yung bata, mongoloid. Epekto raw yun nung sakit niya at ng mga gamot na ninom niya, mga antibiotics. Ganun ba kadelikado yun? Kaya nga yung isang kaibigan ko, nung nagbuntis siya, nang meron siyang sakit na hepatitis, ipinaglaglag na lang niya kaysa magkaroon siya ng anak na mongoloid. After 2 months, nabuntis ulit siya. At healthy ang naging baby nila. Dr. Cruz, I'm pregnant. Oh, congratulations! That's very nice. What you did is a gynecologist. Sana akong gusto itanong sa inyo. Ano yan? You see, I'm 3 months pregnant. At ibig pong sabihin noon, nung time na nasa ospital po ako noon, eh, buntis na po ako noon. Nasabi nga po kasi ng hipog ko sa akin na kahit ano pong viral infection can cause abnormality to the baby. Sandali lang. Hindi ako gynecologist, but I have that information here. Ito. Viral infection like hepatitis can cause chromosomal abnormality to the fetus, which in effect can cause trisomy 21, which is otherwise known as the Down syndrome or mongoloid baby. Lenny, hindi tayo Diyos. Ganun kaagad, di pa natin malaman kung anong kalalabasan ng baby. There is a possibility that the baby will be normal. Ang daming medical theories na hindi nangyayari.
No doctor can play God to your to the child you're carrying. Mommy, paano kung... Mommy, paano kung totoo? Hindi. Ilagay mo sa isip mo na normal lang magiging anak niyo ni Michael. Ha? Mommy. Paano kung sasabihin kay Mike to? Kung paano mo sinabi sa akin? Dapat pareho kayong maging matibay, ha? What if he doesn't want to take the risk? Make him. Unang pagsubok pa lang yan sa inyo. Dapat sanayin mo siyang magkatuwang kayo gaano mang kabigat. Nagka-try tayo magka-baby. Tapos, akala nga natin eh, kung minsan buntis na ako, pero yung pala hindi. Tapos, we were so disappointed. To the point na parang naiinis na ako sa sarili ko, diba? Well, pregnant ka na nga. Sa baby, yung tummy. Diba, we want this baby very, very much. Of course. Diba, mamahalin natin siya kahit na babae siya, lalaki siya, pangit, maganda. Teka muna, Len. Alam mo, wala tayong karapatan magkaroon ng anak na pangit eh. Kasi unang-una, maganda ka. Gwapo naman ako. Kasi gwapo ko maganda yung baby natin. Teka muna. Ano yung mga flex sa sabi mo? Ha? Actually, with relief, kasi napapuzzle kami. Bakit siya ganito? Ba't hindi siya mag-contact? Ba't parang bingi, no? Parang bingi siya? Yes, oo. Hindi siya nagre-respond. Hindi nagre-respond sa inyo before. That was awful. Pero napapakain mo siya. What about those other, ano, other things? Nung baby siya? Well, as a baby, kasi as a baby, he didn't like to be cuddled. He didn't like to be cuddled. So. Ayaw niyang niyayakap siya. Ayaw niya. Anong tawag doon? Ayaw niya nung... Inaaruga. Hinihele-hele, sabi niya. Ayaw niya. So after na mapadede mo siya, he would prefer na ilapag mo siya sa bed, hahanap siya ng position niyang maganda, matutulog siya by himself even as an infant. Dahil pag pinilit mo siyang ihele-hele, mag-aaway kayong dalawa, iiyak siya ng iiyak. Maglaro, basta ka! Kuya, umayaw ka na lang. Pag ginawa mo yun, makakasali ka sa amin. Kung ayaw mo, pera ka na. Oo, kaya gawin mo na lang para makasali ka. Ayaw mo yun, di ba? Kung ayaw mo, hindi ka makakasali niyan eh. Sige na! Hoy, mga bata, anong ginagawa niyo dyan? Vamos,
sigurado na wala akong kasama? Wala. Eh, alam mo naman dito, maraming salbahe dyan. Sige na, uwi ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na. Two possibilities, miscarriage or live birth. Kung live birth naman, tatlo ang possibilities. Phenotype, ibig sabihin, normal ang bata. Phenotypically means normal naman ang tingin mo sa bata, walang physical deficiencies, pero merong abnormality. The third course is mongoloid. Ang mongoloid does not live long. Di siya makakarating ng adult age. I am not recommending abortion. I am not God. A mongoloid baby does not live very long. Maaga lang, mamatay na sila. Kaya hindi ko alam kung bakit pa sila pinapanganak. I am just stating a fact. I am not recommending abortion. Anong desisyon mo? Ayoko. Ayoko magkaroon ng anak na mongoloid. I mean, wow! Ang tagal kong pinangarap magkaroon ng anak para maging kontribusyon ko sa populasyon ng mundo. Malusog. Matalino. Someone who can surpass all your achievements and be part of the improvement of the race. At mangyayari lang yun kung ipanganganak ng walang depekto ang suplinyo ni Lenny. Well, you have to convince your wife, Michael. Total, kung i-give up niyo ang isang ito, most likely in 2 months, mabubuntis uli siya. Hoy, buhay ang pinag-uusapan ninyo, ha? Hindi halaman, hindi bagay, hindi hayop. Anak mo ang didesisyonan kung bubuhayin o papatayin. I'm sorry. Hindi ko ipalalaglag ang bata. Lenny, pwede ba akong makinig ka muna sa akin? Ikaw ang makinig sa akin! Anak ko to! Sansan ko na sa naging tao! Pagtinan ng buhay ko at katawang ko! Kaya anong karapatan mong sabihin sa akin na ipalalaglag ko ang anak ko? Bakit? Anak ko din naman yan ah! Kung tinuturing mong anak, mahalin mo, tanggapin mo, tatuhin mong parang tao! Alam mo kung magsalita ka, parang napakasama akong tao! Huwag mong iisipin na kaya kong pumatay! Look, Mike. Nagkakamali rin ang mga doktor. Hindi natin malalaman hanggat di ko na ipapanganak ang bata. Please naman, oh. Bigyan naman natin ng chance yung bata. Maliit na lang yung chance niya, eh. Aagawin pa ba natin yun? Mike, please naman, oh. Mike, anak din naman natin to, eh. Bakit hindi? Tama yun. And it's very easy, Lenny. Mga breathing exercises lang yun. And it's very good for you. And for the baby. Kasi ayoko po magkaroon po ng trauma kung maaari yung anak ko. Gusto ko po madaman niya na
kung gaano po kahirap ang ginawa ko po para sa kanya. At gusto ko rin pong maramdaman niya kung gaano ko po siya kamahal. Alam mo, Lenny, talagang paglabas ng baby sa mundo, traumatic talaga yun. Kasi the baby comes from an environment, your womb, that is warm, it's secure, it's familiar. Pagkatapos biglang-biglang the baby is exposed to a world that's unfamiliar, it's cold, and it's noisy. Kaya nga po, kung maaari gusto ko pong tulungan yung anak ko na para wag po siyang matakot. Kung meron po siyang pagkukulang, pupunuin ko po yun ang aking pagmamahal. Very lucky baby. Come on, don't worry about anything. I'll show you how to do the breathing exercises. Come this way. Right. We're just going to breathe in and breathe out. When you breathe in through your nose and you breathe out through your mouth. So you breathe in, go ahead. Hold for 4 seconds, breathe out. 4 seconds too. That wasn't 4 seconds, but we'll do it again, okay? Okay. Breathe in. Mami, nasa na sa akin yung napukuya. Tulog na tayo. Baka masayin na tayong likod ko. Mami! Nakita mo na ba itong mga pictures na to? Ha? Sino mo to? Sino mo? Ani, naglilihi ako. Hindi ako pwedeng tumingin sa mga pangit. Hindi lang pangit to. Nakakatakot. Ano, may diferensya. Gaya na maaaring maging anak mo. Alam mo, pangit sila sa tingin ng ibang tao. Pero sa tingin ng mga magulang nila, magaganda pa rin sila at karapat dapat na mahalin. Lenny, pwede ba intindihin mo muna ako? May nakausap na akong doktor. Sinabi ko lang sa kanya mga problema natin. At sabi ko wala tayong choice, kundi terminate ang bata. Wala tayong dapat mag-usapan tungkol sa bagay niya. Nasabi ko talaga gusto ko sabihin. Oy, Lenny, mabu ka. Mag-usap tayo. Huwag mo akong talikuran. Kung ikaw tapos ka sa mga sasabihin mo, ako hindi pa. At itong sasabihin ko sa'yo, ayokong magkaanak ng Mongoloid. Ayokong mahirapan at ayokong sumama ang loob ko. Akala mo ba sa atin itong ginagawa ko? Hindi, para sa bata to. Nakita mo yung kapitbahay natin si Randy. Kung kansawan siya ng mga kalaro niya. Lenny, bata pa naman tayo. Pwede mo naman tayo magkaroon ng anak ng iba. As if naman, magme-menopause ka na, yan ang last mo. We have all the chances in the world. This is the only chance for this baby.
po ako. Naiintindihan ko naman po yung point ni Mikey. Kasong sa akin lang po, parang ano naman po ang kasalanan ng bata? Hindi naman po niya hinihingi sa akin, ipagbuntis ko siya eh. Lenny, hindi madali ang problema ninyo. At hindi malulutas na isa lang sa inyo. Kailangan kayong mag-asawa. Kuminsan nga po, iniisip ko na ipa-abort kung ipapa-abort. Pero kapag gagawin ko naman po yun, habang buhay ko naman iisipin na paano nga kung maging normal nga yung maging anak ko after all. Hindi kumawa naman yung baby ko. I understand, Lenny. And as for us doctors, ang concern namin ay bumuhay ng tao. Hindi namin tinatanong kung bakit. You know, Lenny, a few months ago, we had a patient, no? She was a baby, 8 months. Dinapuan ng cholera. Nag-coma. Alam namin kung mabuhay ang bata, vegetable siya. Alog na ang utak eh. Kaya pinag-usapan namin mga doktor, will we let the baby live? But you know something, Lenny? The baby lived. At walang diferensya ang utak. It was a miracle. Tira sa akin na pwede kong paniwalaan. Kahit milagro na lang. Pwedeng maging abnormal yung anak natin. At habang buhay ko at habang buhay niya, mag-guilty ako. Pero itataya ko na yun. Michael, maniniwala na lang ako sa milagro. Hindi ako sa maniniwala sa milagro. Sa aking mga arkitekto, para makasiguro kami na matibay isang bahay, kailangan matapak ang tipla ng simento. Malalaki ang mga bakal. Ano bang milagrong pinaniniwalaan mo? Unang-una, malamdaw ang simento, ang lilit ng mga bakal. Paano ka magkakaroon ng isang matibay na bahay? Hindi ba panloloko yan sa sarili? Lalo pag nararamdaman mo yung tibok ng buhay niya, na ako nagdigay, pare. Heaven! Thank you.
Like, kumain ka na ba? Oo. Yung palag ng butiki. Mike, totoo na to. Gumagalaw na talaga yung baby natin. Pati yung puso niya. Nararamdaman ko. Bawat 20 milyong sperm ng lalaki, isa lang ang nag-aantay na egg cell. 20 milyong sperm ang nagkakarera papunta sa fallopian tube. Tapos nun, sa bahay bata. Alam mo, mapanganib daw yung karera. Nagkakamatayan nga sila sa daan pa lang eh. Para bang survival of the fittest. Para bang, kunyari, kahit man yung isang lalaki nakapasok na dun sa kwarto ng babae, hindi pa rin naman siya nakakasiguro na siya mapapangasawa ng babae. Kasi nga, isa lang sa 20 milyon. Isa lang sa 20 milyon sperm ang nagiging tao. Sa mga tweet, Mike, Every person is a champion. Dearest Lenny, may mga desisyong hindi madaling gawin. Isa na rito ang paglayo sa minamahal. But I'm afraid I cannot stay without widening the gap, separating our differences. Para hindi lumala ang sitwasyon at hindi tayo magkasakitan, dun muna ako sa amin. Kailangan ko lang mag-isip. Take care and always remember, I love you, Mike. Mike.
Sinabing tama ang desisyon ni Lenny. Malalaman lang natin yan kung tama o mali pagdating ng bata. My point is, bakit? Bakit hindi ka magkaroon ng tapang para sumugal katulad ng ginagawa ni Lenny? Kakaawa ko kasi yung bata. Practical lang si Michael, Dad. He's just being honest to himself. Tsaka, hindi pa nakakaawa yung bata kung tutukso nila ng mga kalaro niya? Nakakaawa o nakakahiya? Para sa bata o para sa sarili mo? Dahil masasaktan ang ego mo. Alam mo, lahat ng bata yan ang source of pride ng mga magulang. Gustong ang anak maging maganda, malusog at matalino. Pero, hindi mo ba kayang mahalin ang anak mo kung hindi maganda, malusog at matalino? Pero, Dad, mas makakasiguro silang mag-asawa kung mag-umpisang magbuntis si Lenny ngayong wala na siyang sakit. And the only difference is a matter of a few months. That would be ideal. Pero tama ba? Tama bang tanggalin ang buhay na baka may depekto para palitan ng bago? Hindi lahat ang maganda ay tama. Tandaan ninyo yan. Kahit na ano pa sabihin natin lahat, opinion lang yan at payo na pakinggan ni Mike. In the end, sila mag-asawa din ang magdidesisyon. Ma, huwag naman sana ipasagap sa magiging apo niya yung usok ng sigarilyo. I'm sorry, Iha. I'm sorry. Anong pinabalak mo ngayon? Ay, ito po, nag-aaral po ako ng proper breathing method para po sa panganganak ko. At ang sabi nga po ng doktor, importante nga raw po yung role ng isang kasama. So, kailangan ko po ng makakasama. Pwede ko bang kayo na nang kasama ko kung wala na si Michael? Ang sinasabi ko sa'yo, Iha, papano yan? Papano na kayo ni Michael? Eh, wala naman po kasi ako magagawa eh. Doon po rin po ako sa bahay. Ah, kaya mong mag-isa? Sa kalagayan mong yan? Hindi po ako mag-iis ni Michael. Aba, huwag kang aasa sa ganun, ha? Umuwi ka na dito. Ah, Iha, buntis ka. Paano kung may mangyari sa'yo? At sino magdadala sa'yo sa ospital? Mami, 4 months pa lang to. Eh, kung makunan ka, ha? Eh, kung duguin ka, paano? Sinabi sa'yo ng doktor na may 50% na peligro malaglag pa rin yung bata, di ba? Kung malalaglag itong batang to, sana noon pa nalaglag na. Makapit ang anak ko, Ma. Alam niya kung paano kumapit ng mabuti. Nararamdaman ko yun. Nararamdam ko parang talagang gustong-gusto niyang mabuhay eh. And besides, matatag naman ang faith ko sa Diyos eh. He'll see us through. Ang problema ko nga lang, kung paano ko matutulungan yung anak ko na maging matatag yung loob niya. Liit-liit pa lang yan, nagka-trauma na siya kagad. Hindi ko lang kung paano ko siya matutulungan para maging emotionally stable sa paglabas niya dito sa mundong ito.
asawa mo. Ayusin niyo ang buhay niyo. Iha, excuse me at meron pa akong asikasuhin. Kailan daw ang due date mo? Next month. Parati ka ba nagpapacheck, ha? Siyempre. Ang sabi ng doktor mo? So far, so good. Saka pala, naglagay na ako ulit ng pera sa ATM mo. Oo, na-check ko na. Salamat. Saka pala, Lenny, aalis ako. Mag-a-advance computer training ako sa Japan. Sa sister company namin. Baka mga... siguro mga 6 months ako mawawala. Huwag kang mag-alala. Patuloy pa rin naman ang swerdo ko eh. Nagbigay na ako ng instruction sa banko na mag-deposit doon sa account mo. Kaya wala kang problema sa pera. I'm sorry, Lenny. Hanggang maaga pa nalaman ko na kung ano yung tunay ng ikaw. Ang galing mong manumbat, ah. Parang ako lang ang may mali. At ikaw, lahat ng gusto mo, tama? Paano mga desisyon ko? Happy trip. Deserve mo ang mahabang biyahe. Sana lang, alam mo kung sa kababa. Sana lang, alam mo kung sa kapupunta. Thank you.
Ma. Mami, nag-labor na ako. Ha? Huh? Ah, sino kasama mo dyan? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Hintayin mo ako, pupunta na ako dyan. Bye-bye. Ano pa naman ang delivery room nila? Bakit hindi malibre-libre? Dapat magpagawa pa sila ng ibang ano delivery room. Mami! Doktor! Bakit ang panipagkan? Mami, kaya ka na pinatawag para kalmahin mo ko, ma. Ano ba? Ikaw doon ang isti. Baka mga anak ka na dyan, anak. Diyos, ano ba? Ano? Diyos, baka ang panipagkan? Miss Mary na ho. Okay na. Okay na. Talaga na. Bye, Mami! Bye-bye. Is a champion. Champion ang anak natin. Sa anak mo eh. Asa na ba yan? Sandali. June! June! Papa's home! Papasalubong po. Sandali. Bago ang pasalubong, ipakita mo muna sa papa mo kung bakit ka na dapat pasalubungan. Sige, dali! Pagyabang mo. Abe, tingnan nga natin. Pintahan natin. Oh! Ang grade sa anak ko, ah! Siyempre, top 1 na tao sa klase. Number 1, ang champion! Yes! Thank you.